masayang nakisangkot at sumailalim sa pagsasanay ang mga kabataang Adventista sa Central Quezon 2 District sa idinaos na Weekend Voice of Youth Training Camp sa isang pribadong resort sa San Antonio, Quezon. Ito ay bahagi ng kanilang mga paghahanda sa gaganaping mga pangaral na kanilang pinangunahan at isasagawa sa buong distrito. Ang iba pang detalye sa kanilang training camp, balitang may pag-asa ni Kate Platon. Masaya at matagumpay na naidaos ang Voice of Youth Weekend Training Camp ng Central Quezon 2 District na ginanap sa Casa Garden and 5-8 Resort. Ang programang ito ay isinagawa bilang paghahanda sa nalalapit na pangangaral o Voice of Youth na pangungunahan ng mga kabataan sa nasabing distrito. At sa halos 2 araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay talagang nabusog ang mga ito ng spiritual na pagkaing pinagkaloob ng mga mensaherong ipinadala ng ating Panginoon. Biyernes pa lang ng hapon ay nakapakinig na agad ang mga kabataan ng mga mensaheng nakapagpalago sa kanilang kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon at pananampalataya sa Kanya. Sinahagi din sa mga kabataan ang 5 distinct doctrine ng Seventh-day Adventist Church at nagkaroon ng 8 plenary session kung saan itinuro ang ilan sa impormasyong nararapat nilang malaman na magagamit sa darating na VOI. Bahagi din ng programa ang pagsasagot ng mga hands out na nakatulong sa kanila upang ma-focus ang kanilang sarili sa pakikinig at dito rin inalam ng mga kabataan ng kanilang spiritual gifts. Kinagabihan naman ng Sabado ay masayang nagdaos ng social night ang mga kabataan at tinapos ang programa sa isang panalangin. Tunay na papuri at pasasalamat ay ating itaas sa Panginoon sa pangunguna ng CQ2 District Pastor na si Pastor Glenn Cardona at sa suporta ni Pastor Richie Bimil at ng mga AY officers ng CQ2 ay naging maayos ang daloy ng programa at tiyak na nakakuha ng mga magagandang aral at punto sa mga kabataan sa kanilang pakikinig na ikalalago at kilalapit ng kanilang relasyon sa Diyos. Naghahatid ng Balita May Pag-asa, ako po si Florence K. Platon para sa Hope Channel News Today.